fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Ekspedisyon ni Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag noong panahon ng paglalugad at pagtuklas o Age of Exploration and Discovery, ang ekspedisyon na pinamunuan ni Ferdinand Magellan noong 1519 hanggang 1522. Si Magellan ay isang Portugis na naglingkod sa hari ng Spain sa pamamagitan ng pamumuno sa maambisyong ekspedisyon. Ito ay ang paghahanap ng bagong ruta patungong Moluccas Islands na kilala rin bilang Spice Islands. Ang Moluccas Islands ay isang pangkat ng mga pulo sa Indonesia. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Noong panahong iyon, tanyag ang Moluccas sa mga Europeo dahil matatagpuan sa mga pulong ito ang iba't ibang uri ng mga halamang ginagamit bilang mga pampalasa sa pagkain. Ilan sa mga ito ay cinnamon, luya, sili, at nutmeg. Lubhang mataas ang pangangailangan ng mga produktong ito sa Europe, kung kaya't maraming kanluranin ang naghangad na makontrol ang Moluccas. Tulad ni Columbus, naniniwala si Magellan na bilog ang mundo at makararating siya sa silangang bahagi ng daigdig sa pagdaan sa kanlurang bahagi nito. Noong 1518, inihain ni Magellan ang kanyang balak na ekspedisyon kay Haring Carlos I ng Spain. Tinanggap ng hari ang alok ni Magellan na ipagkaloob sa Spain ang mga lupaing matutuklasan ng kanyang ekspedisyon. Nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan noong Setyembre 20, 1519. Binigyan siya ng 5 barko na may mga pangalang Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago, at Victoria. Kasama niya ang tinatayang mahigit sa 200 tauhan, kabilang si Antonio Pigafetta na isang manlalakbay at scholar na nagtala ng mahalagang detalye sa naging paglalayag. Kabilang sa mga isinakay sa mga barko bago ang paglalayag ay ang supply ng pagkain, mga kagamitang pandigma, at mga bagay na maaaring ipagpalit para sa pakikipagkalakalan. Tinawid ng ekspedisyon ni Magellan ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America. Noong Oktubre 21, 1520, natuklasan niya ang anyong tubig na nag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Tinawag itong Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawid ng isang ekspedisyon mula sa Europe ang pinakamalaking karagatan sa daigdig, ang Pacific Ocean. Tumagal ang tuloy-tuloy na paglalayag sa karagatan sa loob ng 3 buwan at 20 araw nang walang sariwang pagkain. Maraming tauhan ni Magellan ang nagkasakit at ang ilan ay nasawi. Noong Marso 6, 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Magellan sa pulo ng Guam. Sa pagkakataong ito, muling nakakain ng sariwang pagkain at inumin ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ang mga Espanyol sa pulo dahil sa hindi mabuting pagtingin ng mga katutubo sa kanila. Idagdag pa rin ang ginawang pagnakaw ng mga ito sa isa sa kanilang bangka. Dahil dito, tinawag ito ni Magellan bilang Islas Ladrones o pulo ng mga magnanakaw. Nagpatuloy ang paglalayag ng ekspedisyon ni Magellan pa kanluran ng Pacific Ocean hanggang sa matanaw nilang isa sa mga pulo ng Pilipinas.